Hindi naman daw nagalit si Pangulong Duterte sa ating ambassador sa Japan na nagsabing pabuya ng Pangulo ang pagsama niya sa ilang taga-gabinete sa trip sa Japan. Naroon din po si Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad na nagsabing mareresolba ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa sa pamamagitan ng pag-uusap. At mula po naman sa Japan, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie, binuksan na nga kanina ang 25th International Conference on the Future of Asia kung saan nga pangunahing tagapagsalita ang Prime Minister ng Malaysia na si Mahathir Mohamad. Sinabi ni Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad na may iba't ibang conflict na hinaharap sa iba't ibang panig ng mundo. Ang nangyayaring trade war daw ng Amerika at China tiyak na makaka-apekto sa mga bansa. Mas mainam daw sana kung ang mga hidwaan ay nare-resolba sa pag-uusap at diplomasya, gaya ng ginagawa ngayon sa ASEAN na ang mga leader ay nag-uusap-usap upang maresolba ang mga problema. Sa problema naman sa China, diplomasya pa rin ang nakikitang mas mainam ng Malaysian leader. The problem with China cannot be resolved through confrontation, through sending battleships into the area, and carrying out exercises that may result in some strong confrontation. Ito'y pabuya sa nakaraang eleksyon. Why do you bring 20 cabinet members here? Lumikha ng kontrobersya ang pahayag na yan ng ating ambassador sa Japan kaugnay sa pagsama ni Pangulong Duterte sa nasa 16 na cabinet secretaries at iba pang opisyal ng pamahalaan papuntang Japan. Maring itinanggi ng ilang kalihim at maging ng Malacanang na pabuya ang kanilang pagsama. Sa pagdating ng Pangulo sa Japan, kabilang sa mga sumalubong sa kanya si Philippine Ambassador to Japan, Jose Laurel V. Nagkamayan pa ang dalawa. Sabi ni Laurel, wala naman daw sinabi sa kanya ang Pangulo matapos silang magkamayan. Nagkabatiang kami. Hindi ba? Paalis na ako dahil alas 3 ay dapat nasa DFA. Oh. Hindi naman sa iniiwasan kayo. Ako'y kailangan lo. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi naman daw nagalit ang Pangulo kay Laurel. Anong sabi ng Pangulo dun sa sinabi nito si Ambassador? Hindi namin pinag-usapan. Tingin mo, i-re-retain ba siya? I think so. Wala namang ano dun. Sabi naman ni Justice Secretary Minardo Guevara, hindi kailangang patawan ng disciplinary action si Ambassador Laurel dahil sa kanyang sinabi, sapat na raw na pagsabihan na lang siya. E ang mga taga-gabinete, ano kaya ang sinabi kay Laurel? Binibiro nga ako. O hindi, binibiro ko rin sila. Secretary, Ambassador, sabi ng Malacanang hindi naman daw ito pabuya yung Japan trip ng mga cabinet officials. Ay, kung anong gusto mo sabihin eh. Ang akin, hindi naman talagang... Sige, Presidente. Lalakad na muna ako. Hindi ko alam yung premise ng remarks, no? But offhand, kung... sa pagkaintindi ko sa pabuya para reward, siyempre we take exception to that, you know. Parang ano lang, hindi applicable. Kita naman ninyo yung ano dito, yung trabaho beyond office hours, tulog na lahat, nagtatrabaho pa rin yung mga tao. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa pamabatikos ni Magdalo Party List Representative at Senatorial Candidate Gary Alejano ang 200 member delegation ng Pangulo sa Japan trip. Ang pahayag daw ni Ambassador Laurel tungkol sa pabuya ay tila pagpapahiwatig na ikinampanya nga ng mga opisyal ng gobyerno ang mga manok ng administrasyon sa eleksyon na ipinagbabawal sa batas. Nauna nang sinabi ni Secretary Panelo na hindi nga raw pinayagan ng gabinete na sumama sa kampanya kaya't bakit naman daw sila gagantimpalaan ng Pangulo. Bukod sa mga opisyal ng gobyerno, ilang personalidad din ang nakita namin. We are grateful to the President that he invited us to participate in this state visit, not for myself but also definitely for Manila. No, I paid with my personal money. Ay, wala akong pabuya kahit kailan. Ako bumibiling ticket ko, ako bumabayad ng ano ko, hotel ko. Hindi naman akong taga-gobyerno. Sa talumpati naman ng Pangulo, sinabi niya na mas masiglang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang kanyang hangad. Aayusin din daw ang framework sa pagpapadala ng mga nurse at healthcare workers sa Japan. Inulit din ng Pangulo ang maayos sa pagninegosyo sa Pilipinas. I will give you at any hour of the day or night
you can contact any of the cabinet members or your Filipino lawyers or Filipino workers. And you can ask an audience with me in 24 hours, and I will talk to you. And just let me know what your problem is, and we will kill that problem. Connie, kagabi ay nakapulong naman ang Pangulo ang tatlong kongresista na sinasabing tatakbo na pagka-speaker sa House of Representatives. Kabilang na nga sina Alan Peter Cayetano, Lord Alan J. Velasco at Martin Romualdez. Sabi ni Senator-elect Bongo, ayaw daw makialam ng Pangulong Duterte sa usapin ng speakership pero nakiusap daw ang tatlong kongresista na pag-isipan ito ng Pangulong Duterte. Samantala, Connie, kung kahapon nga ay nasa higit 5 bilyong dolyar o kulang 300 bilyong piso ang napirmahang 26 na business deal sa pagitan ng Pilipinas at Japan, sinabi nitong si PCCI President Bing Sibalimhoko na mas marami pa raw sanang napirmahan. Ano? At sinabi niya na sa mga susunod na araw ay marami pang business deals na mapipirmahan sa pagitan ng Japan at Pilipinas kung marami ang napirmahan sa aspeto ng paggawa ng mga sasakyan at mga parts nito. Sa mga susunod na araw daw ay posibleng yung ukol naman sa aspeto ng pagkain na negosyo ang mapipirmahan sa pagitan ng dalawang bansa. Connie? All right, Ian, ano pang inaasahan natin na activities or meetings kaya ng Pangulo ngayon? Well, Connie, ngayong araw ay nakatakda ang pagkikipagpulong ng Pangulo o pakikipagkita niya sa Filipino community. Napakarami, Connie, ng Filipino community dito. 285,000 yung mga legal na Pilipino na narito sa buong Japan. Kaya nga magbibigay ng panahon ng Pangulo para malaman kung ano yung kanilang mga sentimiento at makausap na rin sila. At Connie, meron nga sinasabi na bagong batas ang Japan ukol sa mga foreign workers at inaasahan nga na mga additional na 50,000 pang mga Pilipino ang makikinabang dyan, particular doon sa aspeto ng manufacturing, sa healthcare at gayon na rin sa IT at sa iba pang mga larangan dito sa bansang Japan, Connie. Ito na lang panghuli. Meron pa ba tayong hinahabol na maklose na business deal na sa kasalukuyan ay hindi pa napasama doon sa 30 napirmahan na? Yes, Connie, yun nga ang sinabi ni Madam Bing Sibalimhoko ay marami pa daw ito sa mga susunod na araw apart pa doon sa 5 bilyong dolyar na napirmahan na kahapon dahil sabi niya dito daw kasi Connie sa Japan ay napakatindi ng mga requisites nung kanilang gobyerno bago sila makapagnegosyo especially at mag-invest sila sa Pilipinas So hindi lang daw umabot yung mga papel na yon sa pirmahan kahapon. Pero definitely marami pang mga negosyo at mga expansion. Marami kasi na, Connie, na mga negosyo na ang mga Japanese na nasa Pilipinas na. So marami silang mga expansion sa ating bansa like sa New Clark City at sa iba pang mga rehiyon. Ito'y mapipirmahan daw sa mga susunod na araw ayon nga rito sa PCCI President na siya Bing Sibalimhoko, Connie. All right, maraming salamat sa iyong update sa amin, Ian Cruz.